morning guys. Ayan. May bagong araw na naman. Masakit pa rin yung aking balakang, yung aking pigi. Pero bago lahat, kung bago ka lang dito sa channel, kay nandito, kay Kahit Turan Pictures. Lately, hindi ako nakakapag-upload ng mga adventures kasi nga hindi ako makalakad dahil masakit. Masakit ang aking pigi. Alam nga, kung di ba napanood ang aking video, ang may na-aksidente sa motor. Ngayon, hirap akong lumakad. Ang pinakamasakit pagka pinahatsing kung nauupo ako, Diyos ko po, parang may napuputol na ugat. Pati ng aking trabaho, hindi ko na naharap. Ewan ko kung pwede pa akong bumalik doon. Hindi ko pa talaga kaya magtrabaho. Pagkat niya lang sa hagdanan, hirap na hirap. Hindi ko naman din masisisi ang employer ko kung gawa siya ng ibang gagawa doon sa ginagawa ko, kung papalitan ako. Kaya sadya talagang hindi ko pa kaya. Ganun pa man, may umaasa na gumaling na ito para makakilos naman ako. At kung wala na akong trabaho doon, makakahanap ng ibang trabaho. Pero kung pwede pa akong bumalik, mabalikan ko ang aking trabaho. Napakabait ng employer ko, kaya lang hindi ko siya makisisi kung siya ay hahanap ng kapalit ko. Kaya kailangan matapos ang trabaho. So yan guys. Ngayon ay araw ng Webes, ano? Webes nga lang eh. Araw na ng Webes. Magdadalawang linggo na akong... Tatlo? Hindi, dalawa lang. Oh guys, hapon na naman. Hirap pa rin akong lumakad to. Matagal ko lang hindi pumapasok sa trabaho. Hindi ko alam kung may babalikan pa akong trabaho. Kung sakali man na mayroon akong kapalit, hindi ko naman din pwede sisihin ang aking employer. Siyempre. Negosyo yun. Kailangan matapos ang ginagawa. Hindi naman pwedeng ihintay sa akin yun. Ako talaga gustong-gusto kong pumasok sa trabaho. Kaya lang, paano ako magtatrabaho pagka ganito na ika-ika ako? Pag nahatsing o kaya umubo lang ako, ilako po. Diyos ko po, namimilipit ako sa sakit. Parang may hinihila na ugat sa sa aking pigi. Swerte pagka nahintay ako ng trabaho at pabalikin pa ako sa trabaho, napakaswerte ko. Kung hindi naman, wala akong sama ng loob sa boss ko. Napakabait nun. Naintindihan ko naman yun, kailangan tapusin ang trabaho. Sakasakaling hindi ako mahihintay. So yan guys, nasubo ko lakad-lakad ang aking paa. Kaya nga lang, hindi ko pa pwedeng iapak kung tuloy yung kaliwa kasi pag mali ako ng apak just parang sinusundot hanggang sa aking yag balls. Grabe. Ang ganda ng panahon pa naman, umaaraw na. Kanina lang ay umuulan, umaambun, ngayon umaaraw na. Ilang araw na rin ako nakakulong dito sa bahay. Gawa nga dito sa iniinda ko. May apa ko na lang dahan-dahan. Huwag lang akong hahatsing inuubuhin, Diyos ko. Parang hinihila yung ugat pag ako'y umahatsing o kaya yung umuubo. Kung sakaling di ako mahintay ng trabaho ko, maghahanap na naman ako ng panibagong trabaho. Pag bumalik ako. Wala, hindi pa talaga kaya maglakad ng mabilis. Sa trabaho ay akyat baba . Alam niya yung nakala ko, simpleng aksidente lang yun. Laki pala ng permission na magagawa sa akin noon. Pinabayaan ko lang . Noong unang araw, pinabayaan ko lang. Kaya dapat pala noong pagkasimpan ko ay nagpa-doktor na ako. Nangyari yan, binaliwala ako ngayon. Nagdurusa ako sa sakit. Nung
nang sunod pa itong mga aso sa akin. Ang daming gawain na hindi ko nagagawa dahil nga dito sa kalagayan ko. Hindi ko mahabol yung aking apo. Kaya yan, si ate niya nang lalaga ako. Lamok. Nakakainit na guys. Nakakainit na dito sa bahay. Magkakakulani pa yata ako ah. Sakit dito sa singit ko. Nang magkakakulani nga yata. Hirap, nakahiga lang ako, nakaupo lang, nakahiga, nakaupo, nakahiga. Ang hirap ah. Kaya nagsasakit. Sinusubok kong ilakad-lakad ang aking paa. Yan. Abuti na lang, mayroon space. Mayroon bakuran, may malalakaran dito. Kaya lang talagang talagang tiis-tiis lang talaga sa sakit. Pati nga itong aking mga alagang aso ay nag-aalala sa akin. Ayan. Ano yan? Ha? Aking apo eh. Ito naglalaro. Huwag ka pupunta doon. Yan, sipag ng asawa kong maghalaman. Eh. Ang ganda ng mga halaman niya. Dito, inarrange niya. Oh. Oh, nagkaroon pa ng mga shin na itlog yung halaman, pinaglalagyan niya. Ewan ko kung nakikita, ayan o. Ginawa niya ang dekorasyon sa mga halaman niya. Itong snake lang, dapat pinaglalagyan din ito ng dulo ng... Ay, mamo! Itong snake plant mo, lagyan mo ng ano, itlog. Huh? Ito o. Teka, tingnan mo. Itong mga halaman mo, dapat lagyan mo na shield ng itlog. Mga halaman ni Mrs. Shell. Ayan lang libangan niya. Ano naman, hindi mawala-wala ang lamok dito. Papaligiran nga yun ang halaman. Yan ang kasiyahan niya. Ano yan? Napabiyahan mo yan natutulog. Ginugulo mo yung aso. Aw, sakit guys. Sa aking singit, ang sakit para magkakakulani. Hmm? Ayan, dandun. Dandun si Mami. Okay guys. Kasami ko muna yung aking anak at tumatawag. Ayan, mga adventures. Pasensya na muna kayo sa mga ina-upload kong videos. Talagang hindi tayo makapag-fishing. Unang-una, dati nag-uulan. Kaya yung ilog laging ano, malabo. Kaya ng bisis kaming nag-attempt na magpunta sa ilog para mangisda. Wala talaga eh. Tapos naman, ito. Nung hindi na nag-uulan, na-aksidente naman ako sa motor. Kaya itong mga upload natin ay puro ganito lang muna. Kaya pasensya na kayo. Ano pa man, dahil nakarating din kayo dito sa dulo ng aming video, maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa akin. At huwag niyong kalimutan mag-like matapos mong manood sa aking video para naman laging nasa ibabaw ng news feed ng YT itong ating video. Maraming salamat sa suporta. Hanggang sa muli mga ka-adventures. Huwag kayong mag-alala. Pag gumaling ako, gagawa tayo ng fishing adventures. Pero ngayon, ito lang muna yung ating may offer sa inyo na video. Kaya maraming salamat muli. Ingat tayong lahat. God bless.